Ano sa'yo? So yun mga kaibigan, kaya tayo nandito kasi meron tayong kaibigan na uuwi na, unfortunately, no? Gusto lang namin siya makasama for the last time at magkaroon talaga ng moment kasama siya. So let's go! Gusto ko ipakita sa inyo guys, nandito tayo sa Dubai Mall, dito tayo napunta. At gusto ko ipakita sa inyo itong Burj Khalifa. So ngayon parang meron siyang show. Kung mapapansin nyo, Guinness Book of Record nga pala ito mga kaibigan. Itong LED na nakalagay sa kanila, LED screen ba itong LED lights nila. So ngayon nandito tayo sa rooftop ng Dubai Mall. Yeah, ang ganda. Ang Burj Khalifa nga pala, ito yung pinaka mataas na building dito sa Dubai at sa buong mundo. Mga kaibigan, no? Dito kami sa... So, dito pa rin tayo sa Dubai Mall. Natitindihin kami ng mga kakainan. Pero ang matindi kasi, medyo mahal eh. So, marerecommend ko siya kapag kakain kayo ng lunchtime kasi sobrang 50% off yung mga presyo nila pag kumain ka ng mga lunchtime. Pero pag dinner pala, grabe ang mahal. So, pumunta na kami ng food court. Wala lang mura. Kusan tayo? Bas, doon lang mura. Nakakuha na sila ng bulaklak. So yun, yung mga natin. Tropa natin. Mga... bulaklak dito pala. Yun. Patayin natin. Oo, oh, kita natin. So yun mga kaibigan. Nakabudol po si Jairus. Nakabudol po tayo doon ng konti. Kung makikita nyo yung hawak ni Jai. Yung hawak ni Jai is mga bulaklak. Libre ano yan. Bulaklak? Libre lang yan. Love lang, Dubai po. So yun na nga, di ba? Feeling ko ang haba ng vlog na to dahil naglalaad tayo. Sa haba din ng Dubai Mall. Sa mapag-aalataan talaga na hindi kami gala. Talagang minsan lang talaga ay pupunta sa ganitong mall. Kasi masyadong malaki. Ano lang kami. Masyadong malaki kaya doon lang tayo sa mga maliliit. Kasi dito nakakaligaw. Bahay work lang eh. Yo, yun si Papi. Wala nang problema doon. Si Papi Jame. Bahay work, bahay work. Bahay work lang, hindi na natin alam. Wala na rin love life. Wala. By work lang. Gym. Yan, gym. Yun lang talaga. So makikita naman sa katawan talaga. Nag-improve talaga. Pogi. Biceps nga dyan. Biceps. So, kakaiba talaga. Pero real talk guys, si Cesrel, mamimiss natin yan. Parang siguro prank lang ka bro. It's a prank eh. Prank ba yan bro? Prank with ticket bro. May ticket? Wow. Dadala mo ng ticket mo. May dala ka pa ang ticket. Pakadala mo pa yung negative result mo bro. Ayun ba? Ano ba yun? Naka Cebu Pacific ha? Naka Cebu Pacific lang. So shoutout na si... Oh shoutout Cebu Pacific yung refund ko. Baka naman. Ako magawa. Ayun may cameraman pala. Wala naman gusto ko yan. Yung mga parang tipong parang celebrity. May editor, may videographer. So bro, mag-ingat-ingat ka lang dyan no? Ewan ko kung may nakukuha ng mga mabuti dyan. So yun po, no? Syempre, Pilipino tayo mga kaibigan. Nandito na tayo sa food court. Ang unang inahanap natin, ano? Jollibee, tama mga kaibigan. Tayo mga Pinoy, alam nyo naman pag mga laking langhap sarap yan, mga bida ang saya. So inahanap po namin yung bida ang saya. Bida ang saya sa kanan. Ayun, mukhang natatanong ko na ang bidang saya. Hindi ko baka nagsarado na yata sila. Ano ba kayo dito sa sila? Ayun ang bidang saya! McDonald's. Be happy yun. Paano ang be happy? Be happy! Long hopes around! So ayun guys, ang nakakatawa kasi nakakamiss talaga yung mga pagkain ano no?
pagkaing Pinas. So, isa sa mga... Pwede din. Pwede rin naman. Ha? Pwede rin naman. Jollibee! Pag Pinas Jollibee, pag dito Jollibee pa rin. Siyempre, mga ano tayo, mga laking... laking langhap sarap. Laking langhap sarap. Laking bida ang saya. So, shout out po sa atin dyan, mga kabayan. Shout out naman sa Jollibee. Baka naman. Pwede naman matibre. Ang mga pagkain natin. So, syempre, masaya-masaya na naman po ang langhap sarap kids. So, bida ang saya po mga kaibigan. Bida ang saya tayo ngayon. So, ang akin, ito lang. Vegetarian. So, pulong, pero mamantika. So, yung siyempre, matagal na tayong hindi nakakain na ito. So, let's go! Ano? Mura lang ang rice bin, diba? So, ayun mga kaibigan. Oh, nakuha na ni Jamie yung paborito niyang... Ano yan? Asay. Parang na... Parang... Pa, parang hihigup... Ito kasi nakasagabal dito eh. Sige na natin. Hindi, kuha tayo na isang upuan. So, ayun, nakabaro si Jamie ng upuan. Ay, sa bang ni... Linaw. So, konting kwentong Jollibee lang po tayo, mga kaibigan. Kasi dati ako nagtrabaho sa Jollibee. So, ang sa Jollibee sa Pilipinas, hindi ganito yung pagkabalot. Tsaka iba yung shape ng rice nila. Kasi, ano yun, medyo malalim yun, tsaka mahaba lang gano'n. Parang bawol. Basta iba yung scooper nila. So, hindi ganito na parang mapagkakamala mo na... Burger. So, ipakita sa inyo si Jame. Ay, yung dala niya. Malakas sa atin. Ang pinakamalakas. Bang! May bit-bit. Nang bida ang sarap. Ang may bit-bit lang malakas. Bida ang sarap. Kita mo yung vlog ni Fred na sobrang laki na lang chan ni Fred? Oo. Oh. Kita mo yun? Shoutout mo nga! Shoutout mo nga. Fred, shoutout sa malaki mong chan dyan. Aba. Malaki na chan niya? Gawin na rin yung chan ni Fred, oh. Isip ko, grabe pala. Kakaiba pala pag naka-uwi talaga, no? Shoutout sa'yo, Fred. So, yun mga kaibigan, gusto nga palang ipakita sa inyo yung isang pintuan dito, yung entrance nila. So, makikita nyo dito, tinatap lang. Sorry, malabo, pero pag tinap mo, makikita nyo na nagbubukas yung pinto. Yun. So, dinisign yun para sa mga disabled, mga naka-wheelchair. So, easy open siya. So, sobrang ganda nun, guys. So yun guys, at nakauwi na rin tayo. At sobrang nakakapagod talaga yun kasi puro lakad, ng lakad. Kasi nagkandaligaw-ligaw pa kami kasi hindi naman namin kabisado yung Dubai Mall. Pero, to wrap up our video, ngayon nandito na tayo sa end of our video. And, sobrang nakakalungkot kasi alam naman natin na, syempre, once na nasa abroad ka, hindi naman talaga permanente talaga na nandito ka. Minsan may trabaho, minsan wala. Then unfortunately, yung kaibigan natin, so wala na siyang trabaho dito. So need na niyang umuwi. And syempre, nalalagasan na naman tayo ng isang pamilya. Yun, nakakalungkot talaga. Syempre, sa mga pinagsamahan nyo, sa si Cesarel pala kasi yan yung tao masayahin, matulungin. Syempre, kung nakita nyo sa mga previous vlog ko na tumulong sa paglilipat ng bahay. And yeah, supportahan nyo rin yung channel niya kasi isa rin siyang vlogger. And like I said before, na yung mga memories natin na magkakasama tayo, yun ang totoong kayamanin. And gusto ko parang i-share sa inyo yung verse na makikita natin sa Luke 4 verse 10. So sabi dito, "For it is written, He shall give His angels charge over you to keep you." So, lagi lang natin tatandaan, syempre kay Cesarel na
may flight siya going back to the Philippines, na ang Panginoon, He will send His angel to protect you, to guide you. And yun, syempre, good luck sa panibagong journey ng buhay mo. And alam ko, magpapakasal ka na. At sa mapapangasawa mo kay Lainey, so good luck sa inyo. Always keep in touch. At yun, maraming salamat kung nakatagal ka sa video natin. And please don't forget to subscribe to help me to grow my channel. And click also the notification bell for more upcoming videos. So yun lang guys, I'll catch you on the next one. Okay, ready? 10, 9, 8. Ano ba? Ang malupit yung video. Sorry. Video ba lang? Okay, ready.